Ako po si Brother Edison Delos Reyes ng Jesus is Our Shield, Imus Chapter, Cavite. Nang di pa po ako Jesus is Our Shield. Ako po ay isang seaman. Bagamat ako po ay nagtatrabaho sa barko ng marami na pong taon noon, gipit pa rin po kami sa buhay na kahit po ako ay Kristiyano na, magulo po yung aming pong buhay. Marami po kaming utang. Lagi po namin pinagdidiskusyonan ng aking asawa yung patungkol sa pera. Sibalit lahat pong yun ay inayos ng Panginoong Jesus nung kami po ay makarating sa Jesus is Our Shield. Natutuwa ko pong kung paano talagang mahalin ng Lord. Hanggang sa punto na ang gawain po ng pagbibigay ay dumating po sa puso ko. At patuloy nga po tayong nagbibigay sa gawain ng Lord. Hanggang sa patuloy pong pagsakay ko ng barko, nakita ko po yung kagaanan namin patungkol po sa pananalapi sa buhay po naming mag-anak. Naalala ko po noong mga nagdaang panahon ng buhay ko, nanawagan yung aming pastora sa chapter na pang-charge rental. At ibinigay ko po yung aking 1,000 pesos na tangi kong pera sa bulsa. Umuwi po ako ng aming bahay, hinahanap na po ng asawa ko yung 1,000 pesos sapagkat ibibili po namin ng bigas. Sabi ko po sa kanya ay magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang provider natin. Hindi natin siya matatalo sa pagbibigay. Hindi po nagtagal, may kumatok po sa aming bahay isang umaga na may dala pong sobre. May halaga pong 230,000 pesos. At galak na galak po yung aking asawa. Dumating din po sa panahon na inutusan po tayo ng pastora po natin na mag-lead ng prayer sa chapter sa season of prayer. Naranasan ko po na kung paano pong nag-pray po ang Lord sa pamamagitan po natin. Pinatayo po ako ng Lord, pinayakap po sa akin lahat ng mga offering bucket ng Jesus is Our Shield. At ang sabi po ng Panginoong Jesus, pakamahalin mo yung mga offering bucket ng Jesus is Our Shield. Huwag mo lang siyang mahalin, lagyan mo siya ng laman. Sapagkat siya yung talagang magiging biyaya ng buhay niya. Mula po noong mangusap ang Lord na pakamahalin ng Jesus is Our Shield ang mga offering bucket, minahal ko na po siya. Nilagyan ko na po siya ng laman. Noong pong natuto na akong magbigay, nakatanggap po ako ng mga blessings sa barko na hindi ko po inaasahan na ibibigyan ako ng bonus ng kapitan ko ng halaga ng salaping hindi ko pinaghirapan at pinagtrabahuan. Ganun din po, biglang dumarating yung increase ng sweldo po namin na hindi ko po nararanasan doon pong wala pa po ako sa Jesus is Our Shield. Naaalala ko pa po sa grace ng Lord na yung kumpanya po natin ang mismong naglipat sa atin sa mas magandang barko. Halos doble po yung aking naging sweldo doon kaysa po sa nagdaang barkong pinaglilingkuran ko. Dahil din po sa kahabagan ng Diyos, binigyan niya po tayo ng brand yung sasakyan. Binigyan din po tayo ng Diyos ng bahay na masasabing sa atin na po sa kahabagan po ng Panginoon. Noong mga nagdaang taon ay nagkaroon po tayo ng usapin sa ating pong kumpanya. Kinahabagan po ako ng Lord na manalo po tayo ng halaga ng perang 3.5 million na ibinigay po sa atin ng ating kumpanya. Kung hindi po ako Jesus is Our Shield, imposible pong mapasa akin yung transaksyon na yun. Totoo po ang salita ng Diyos sapagkat dalawang taon na po akong wala sa barko sa ngayon. Subalit, patuloy po nagpo-provide ang Lord. Nagkaroon po kami ng negosyo sa bigasan. At ito po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoong Jesus. Nagsimula po tayo sa maliit na kita. Ngayon po ay dinodoble po ng Panginoon yung ating pong kinikita at palago pa po ng palago yung ating pong negosyo. At marami pa pong biyaya ang Lord na dumarating. Sa ngayon po ako po ay isang maritime agent sa kahabagan po ng Lord. Yung pong sinasabi po ng tatay na perang hindi po natin pinaghirapan. Na ang pagtatrabaho po natin ng isang taon ay ibibigay lang sa atin ng Lord ng isang araw. Nakaranas po ako na ako po ay nagsishare lang po ng patungkol sa maritime law sa akin po mga kasamahang seaman. Binabayaran po kagad ako ng 100,000.
50,000 sa kukunting oras po ng pagsasalita ko patungkol lang po sa pag-i-explain ng maritime law. Tuwang-tuwa po ako sa Panginoong Hesus sapagkat pinapatunayan niya po na talagang yung pagbibigay po natin sa gawain ng Diyos ay walang lugi, puro tubo lang. Ganun din po yung aking pong mga anak sa kanila pong pag-aaral. Sila po ay mga nakatapos na ng kolehiyo, yung dalawa kong anak, lalaki at babae. Naturuan po natin na magbigay sa Panginoon, mahalin ng Lord ng totoo sa puso at magbigay ng totoo sa Panginoong Hesus. Kaya po patuloy po sa promotion yung aking pong panganay na anak. Siya po ay nasa real estate account specialist. Marami na po siyang client sa ngayon at patuloy pong itinataas ng kumpanya yung kanya pong sweldo at ini-enjoy niya po yung kanya pong pagiging buhay Kristiyano sa Lord sa gawain din po ng pagbibigay. Yung kanya pong pagbibigay noon na kote lang ay pataas na rin po ngayon sapagkat patuloy po siyang pinagpapala ni Jesus. Yung bunso ko rin anak sa kahabagan ng Lord ay patuloy na pinagpapala ng Diyos yung kanilang buhay. Yung asawa ng anak kong babae sa ngayon ay nasa airlines. Patuloy na nagtatrabaho at pinagpapala ng Panginoong Hesus. Patuloy na napopromote. Ngayon po yung aming pong pamilya ay nasa Jesus is our shield. Kami pong lahat ay ligtas. Kami po ay blessed sa Panginoong Hesus. Yung aming pong buhay na dati po ay puno ng utang. Ngayon po, tayo na po yung nagpapautang. Kaya po, kayo pong mga hindi pa po nagbibigay, patuloy po natin kayong hinahamon na magbukas po tayo ng puso sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Gayong tayo po ay nagtatanim sa isang matabang lupa. Huwag po tayong matakot. Totoo po ang salita ng Diyos patungkol po sa gawain ng pagbibigay. Wala pong nagbigay sa ubasan ni Jesus na nanatiling pulubi. Bagkus kung tayo po ay pulubi, tayo po ay payayamanin ng Panginoong Hesus sapagkat kung ano po ang ating ibinigay, siya po nating kayamanan.